grape. Ay, ayun si Ellie, ayan. Yung mga ka-grape natin diyan. Yes. Pilot. Grape. Maraming snow. Okay, type grape. Okay. Yung mga ka-grape, let's go. Yan yung gustong-gusto nila mga kagaguhan dito sa Kumu. Pag may kumakanta, pag may binati ako, maganda ang sasabihin, grabe naman Jorick, you're so grape. Tapos yung una, hindi ko magets. Nung tinype nila yung pilot, ay, nagets ko na, grape. Napapanood ko yun. Ayan, maraming salamat sa mga nandito. Oh, ito, Richie, ikaw naman. Nung nabasa mo yung script at bilang sinabi nga ni Char na ito yung launching movie mo, kumbaga ito yung baby mo, hindi ka ba nagtanong kaagad muna kung sino yung mga makakasama mo? At anong reaction mo nung sinabi na si Char yung makaka-pair mo dito? Of course, kasama na rin sila Heaven at yung mga iba pang mga naging kasama in yung mga directors natin. Kim Son, na parang... Yeah, si Kuya mo Kim Boy. Lutang. Joke lang. Actually, kasi, guys, hindi ko alam kung magkasama din tayo ng pinitch to. Parang magkasama din ata tayo somewhere, may work or something like that. Tapos biglang nagtanong sila. Parang ang sinabi, wala pang kasama eh. Parang ganun. Tapos biglang sinabi na si Char pa lang yung isang sure. Tapos hindi pa alam kasi... ayun nga, hindi pa rin na send agad yung script noon. Tinatanong lang if magiging available or okay ba sa ganung setup ng like yung genre ng yes, oo. Movie. Saka syempre, ano ka noon, parang kabado ka kasi launching mo saka first film mo, di ba? Nabida ka. Yun nga, so parang sabi, parang natatawa ako na parang totoo ba 'to, so yung mga ganun, di ba? Kasi hindi ko yun expect na like gagawin naman talaga nila or magtitiwala sila agad sa hindi pa naman sobrang experience, diba? Tapos hindi naman talaga ako rin nakakapag-focus sa yung mga workshops nung time na pinitch nila yung project, diba? Oo, tapos, wala ka pa experience talaga even yung mga workshop. Oo, kasi yun lang, nagkaroon lang yung una, yung sa unang film, pero ano lang naman yun, saglit lang. Tapos after that, nung na-shooting Happy Times, diba tsaka lang naman ako nagkaroon nung tsaka lang natuloy yung mga ibang projects kasi pandemic. Like yung Gen Z, tapos yung mga... Pati nga yung SNL. Kasi doon parang nahiya nga ako magsalita, diba? So, doon natuto rin ako magsalita nung nag-host. Tapos, yung mga ibang projects na ginawa. Kaya, yun, hindi ko pa alam nung una kung sino yung mga kasama. Uh-oh. Tapos hindi ko rin naman... As bago, hindi ko rin naman tatanungin na sino po yung mga kasama ko, yung mga ganun. Kasi baka lang ma-misinterpret na parang ano po sino ba yung mga ganun. Pero alam nyo guys, trivia lang ha, before mabuo ang Happy Times, alam nyo ba, dahil ako ma-push ako, diba? Dahil syempre kaibigan ko si Richie, tas kaibigan ko rin si Sue. Si Direk Eric Mati, gusto niya na makatrabaho si Sue dati. Si Sue Ramirez, hindi Susan Roses ha, masyadong matanda yun for you. Si Sue Ramirez tayo, yung besi ko. Alam nyo ba guys, nagkaroon dati ng chemistry test si Richie at si Sue, di ba? Meron itong different project to, bago pa ata mag-Happy Times. Nag-dinner pa kami niyan, and then nag-lunch kami after magbatuhan ng lines. Yung chemistry test, magkasama kayo in one room, tapos nagbabatuhan kayo. Tapos, akala ko talaga, Chi, yun na yung una mong movie. Tapos tuwang-tuwa ako na si Sue yung makaka-pair mo. Kaya lang... Tapos akala ko din nun. Tapos hindi natuloy. Oo. Kasi may project si Sue. Pero yung buong project yung hindi natuloy, diba? Actually, yung buong project hindi natuloy. So, feeling ko talaga, hindi siya meant to be. At least, ang natuloy ka sa first project mo, itong Happy Times, na sila Char nga yung kasama. So feeling ko yun talaga, kaya hindi natuloy yung first na movie. So at least yung first mo ay with Charlene and with Reality Entertainment and si Direk I. So dun napunta. Bakit ang dami kong nakitang orange? Na hindi makikita ni George. Ah, hindi. Kasi parang kumbaga sa BTS, Purple Heart, dito sa Archie, parang ang gamit nyo ay Ponkan, Antaray. Sponsor ba kayo ng Tang? Ponkan. Ayun pala. Oh, sige, nagets na namin. Okay. Maraming salamat. Oy, grabe ah. Thank you. Ano yun? Comment kasi. Tarantado ka talaga. Minura ka, Chi. Sabi ko, tarantado ka talaga, Richie. Sabi, tapos nakapops lang.
Ano pong nangyayari? Bakit may pagmumura? Oh. Bawal magmura. Okay, bago natin iba tong next question natin yan, keep on sharing our live stream. At maraming salamat sa 1.3 million dut-dut hearts. Ayan, ang 675. Naku, marami na talagang mararating yung convert-convert na yung 600,000 na yan. Diyos ko, maraming salamat. And sa ating 1,300 viewers, maraming salamat sa lahat ng nag-abang. Alam ko guys, matagal nyo nang inire-request to. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, itong Kumu namin, nawalan na talaga ako ng pag-asa kasi una-una si Richie alone, hindi ko nga siya mapag-guess sa Kumu ko. Tapos isasabay ko pa si Char. Tapos, ano sabi ko nung time na yun, ala, naunahan ako ni MJ Lastimosa mag-guess kay Char sa kay Richie. Sabi ko, wala na, hindi na ako makapag-guess. Sabi ko kasi baka puno na kasi promo period na. So, totoo yung sinabi ko na pinilit lang ako ni Richie sa kani Shailina gawin itong live na ito. Kasi pag Sunday, alam nyo ba, pag Sunday, hindi ako nagla-live kasi family day. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, may pamilya ako din ako. Ako din, to be honest. Sorry, best ka, akin. Okay lang. So, actually, kasi pag... mapilit eh. Parang talaga siya. Hindi, syempre. Kasi sa live ko, laging kayo yung nire-request. So, at least sabi ko, minsan lang naman, sabi ko, sige, i-go na natin. Tapos, nakakatawa guys, silang dalawa ang nag-ayos ng schedule nila. Sila yung magme-message sa group. May group kaming tatlo. Na, oy, o kaya, oy, Jorik, okay. Nakakatawa nga yung pangalan ng group eh. Oo, may group kaming tatlo. Ang nakalagay ay Sarchi lang sa kalam. Yun yung pangalan ng group namin. Tapos, oo, bago mabuo yung group na yon, si ano muna, si Richie muna yung nagtitext, Bes. Alam mo, si Richie may pagkademonyo din dumisan. Bes, unahan natin si MJ. Mauna ka nang mag-live. Sabi niya sa akin. Sabi ko, huy. Oo, December 10 si MJ. Sabi niya, Bes, unahan natin si MJ. Mauna ka mag-live, pwede na ako ngayon. December 6, gusto nang mag-live ni Richie. Eh, si Charlene nga, ikaw nakikipag-banding ka kalamay. Siyempre, ba't naman natin gagambalain yun? Di ba sabi ko, Jorik, pwede ako, pero baka 30 minutes lang. Oo, tapos sabi ni Char, pwede naman ako pumunta, Jorik, kaya lang dadaan lang ako. Sabi ko, ay, ano kung dadaan lang, parang pangit naman. So, mas maganda na talagang, talagang nakaschedule. Tapos, yung nakalimutan ko na nag-live na si Char naman, nag-message sa akin, Jorik, pwede ako ng 10. Kung okay kay ni Richie, go tayo. So, in fairness naman kay Richie, ay nakalock-in daw siya ng time na ayun na, napagtagumpayan at napuso. So, syempre, yung pamilya ko yung nag-adjust. Pag Sunday kasi dinner sana. So, breakfast talaga kami kanina, day, para lang matuloy ito. But at least, natuloy na. So, maraming salamat sa mga nag-abang at nag-request nito. Okay, so eto na. Meron akong ni-ready. Eto, mabilis lang tong larong to. Very fun lang siya.